Hello guys, good afternoon, kakasukyo, good morning, good afternoon, good noon, good evening. Lenny Saringa sa Kilent Lowland from Davao City. Welcome to my channel guys. And piniflix ko na naman si Rezwi na nakaka-adjust na dito sa Lowland. At gumanda palalo ang kulay niya. At saka ito pala yung mga tinanim ko nung isang araw na gabi na. Naabutan tayo ng gabi, ayan, piniflex ko muna saglit ngayon kasi may naaarawan sila. Ay, hindi araw na araw talaga. Yung parang, gloomy yung paligid. Walang sunlight, hindi maaraw, hindi din maulan. So, wala lang. Pero merong mahangin. Ayan po yung propeller na nakayuko. Sabi ko nga, cut ko na lang kaya siya. Ayan, piniflex ko. Ang ganda ni Cubic Frost Crested. Tsaka ito, nagagandahan ako sa kanya talaga. Sobrang ganda niya. At tsaka ito din. Or nababaguhan lang din ako sa kanila. Sobrang ganda talaga ni Compactum. And happy naman ako dito kay Champagne. At tsaka guys, nagmimix na naman ako ng soil. Yung best soil mix ko. Yan oh. Si Vermicast Rice Hull. At konti masyadong pamis. Wala kang makita oh. Kasi medyo din yung lupa, yung wet, basa. So ayan, naka-ready na ako at saka may naitanim na ako. Ito na, itanim ko itong si Ruby Sleeper. Oh, may alam na ako ha, Ruby Sleeper. Sabi ko, bakit Ruby Sleeper yung pangalan nito? Kasi pala yung dahon niya parang sleeper, tapos 'di ba ang ruby color red? So ayan, nagre-red lalo na siguro pag na-stress to. Tsaka marami pang naiwan dito. So, itanim natin to lahat. At tsaka itong si Ruby Sleeper, guys. Isahin lang natin sa pagtanim dito sa isang pot. So, dyan lang muna sila. Tapos ito, ayan, itanim ko na dito sa green pot. So, ayan. Tatapusin na natin. Tapos, guys, pag ako nagtanim, guys, hindi talaga nawawala itong si Clipper. Kailangan ko talaga siya palagi. Ito guys, napaka-cluster nito. At saka, tatanim natin dito. Lang ka-arti-arti itong natin. Yung ginagamit nating soil mix. Vermicast, Rice Hull. Konti lang masyadong pamis kasi mahal ang pamis guys. Nagtitipid ang lola. At saka itong si Ruby Sleeper. Happy naman ako sa kanya kasi nagkakaroon na ako ng Ruby Sleeper. At saka mag-cut siguro ako nito. Mag-propagate tayo. So ayan na ang Ruby Sleeper natin. Naitanim na natin. At saka maglagay tayo ng pamis guys. Para iwas kalkal. Nawala yung pagtitipid ko sa pamis dahil sinampulan ako agad ni Kalkalero. So, ayan. Mas maganda ni naman may pamis on top. Nagtipid sana ako dun sa malalaki eh. Pero si Kalkalero, sinampulan ako agad. So, ito guys, huwag tayo magdilig ha. Dito sa aking tinanim kasi baka 2 weeks pa ako hindi magdilig nito or abutin ng 3 weeks. Hindi kasi mainit ngayon eh. Tapos medyo basa yung lupa na ginamit ko kasi yung basa yung vermicast. Ayan, tcharing! Maganda nating ruby sleepers. Ito naman si Silver Wave. So, at least, meron na tayong naidagdag na mga succulents. Kasi, hindi ko alam na may silver wave pala. Hala! Natanggal ang dahon. Baka mapropagate to. Wala akong alam-alam na, may silver wave pala. Pero ito, nasa 250 na yung parang set ni Madam. Tapos, mine ko. Hindi ka magsisisi sa 250 niya kasi anim na, tapos doon malalaki ang nasa loob. At the same time, doon sa set na yun guys, halos wala pa ako. Parang suyon lang ata yung mayroon ako. So at least, may suyon. Pero yung suyon naman, twin head. Tapos medyo laki-laki na din yung suyon. Hindi ka na lugi. So, pero hindi naman ako talaga yung mine. Dahil gusto ko, hindi. Pinipili ko lang. Yan.
Kay mayawyawan ko sa kumbana. Tigir akong palit. Ayan. Ang ganda naman ni Silver Wave. Usay, kay lipat-lipatan na ako kumbana. Sorry, dear. Ay, nako. So, ang sinunod ko, ayan, si Silver Wave. Si, ano, Jet Beads. So, lagyan din natin ng pami si Jet Beads. Ganda din ni Jet Beads. Lalo na siguro pag naka-adjust to. Kasi ngayon parang may loose pad. Tapos, at the same time, hindi pa siya yung naka-recover sa pabalukot-balukot na pagkabalot. So, ayan, parang ganyan pa yung mukha niya. So, hintayin lang natin maka-adjust para ma-appreciate yung beauty talaga ni Jet Beads. Si Jet Beads, guys, para siyang lasing. Payuko ng payuko. Gusto ko siyang putulin talaga. Dito, oh. Tsaka dito. Pero hayaan ko na lang muna siya hanggang sa makapag-adjust. Hindi na niya kailangan ng tungkod. Nakakatayo siya. Yan. Tubusan lang natin kaunti ng kamis. Ayan. So, ito naman yung Echeveria Fountain natin na marami na siyang roots. Dito natin tadang! Tanim. Ganyan. Tsaka, dito ko siya tinanim, guys. Diba lumalaki din to si Echeveria Fountain? Ayan. Punan lang natin. Yon, gondo-gondo. Dito naman si Peach Pink. Ayan. Di ko muna siya kukunin. Ay, ito. Kasi, ano, basa yung lupa. Baka mag-open yung ano. Pinagkunan natin ng dahon. So, ayan. Wala pa din ako nito. So, sana, ano, successful to lahat. Yung sa last natin na tinanim, guys, okay naman lahat. Yung sa this year, simba ko lang, lahat yun okay. Yan, dagdagan lang natin ng pamis. Para sigurado walang maaamoy. Yan. Ganda din ni Peach Pink, no? Yan, oh. Tada! Di ko nilapit kanina si Fountain. Lapit ko nga. Ayan, tada, ang ganda-ganda. Tada, oh, ganda-ganda. Ito naman si Hercules. So, si Hercules ngayon, dito natin ilalagay. Noon si Hercules, pag may ganitong dumarating, usually pinabayaan ko, namatay. Kasi nilalagay ko lang sa labas. Yung parang hindi inalagaan, parang hindi ko na-equal yung pag-alaga sa kanila. Pag ganito kasi sabi ko, hindi ko naman siya gusto. Kaya ngayon, lahat ng succulents ko, mayroon ng ano yung gusto ko sila lahat. Kahit may favorite ako, gusto ko sila lahat. Ganun. At saka, hindi na din ako ganun ka. Disiplinado na ako sa dilig-dilig. Yan. Kailangan talaga ng disiplina pagdating sa dilig, guys. Para walang mamatay. Yan po. Sobrang ganda niya. Ito naman ang Green Prince, yung freebie ni Seller. Ang cute-cute. So, dito ko din siya ilalagay sa cute na pot ko. Kasi marami naman akong cute-cute dito na pot. Yan. Ganyan. Parang pinatong lang. Ganda. Tapos itong koala ko, guys. Yan si koala. Hindi ko muna siya itatanim kasi isasama ko siya dito sa, ayan o, napakadami na nating koala, guys. Na-amaze ako, diba? Na-vlog ko to last month, January. January natin to tinanim. Tapos marami akong leaves na kinuha. Ito, maliliit pa to. Pero, nung nilagay ko siya sa rooftop, at saka laging umuulan, guys. Ang ganda-ganda niya talaga. Lumalaki yung mga babies. Ayan, yung mga babies pa yan noon. Kaya, dito ko nga siya tinanim doon. Dito. Yung nakayuko kasi siya. Ngayon, ayan na, oh. Kailangan na niyang anuhin. Kasi, tabingi. Tabingi yung pagkaano niya. Baka ma-outbalance siya, oh. Halos lahat na andito sa left.
Pero ang ganda-ganda ni Kuala. Na-appreciate nyo ba si Kuala, guys? Ang ganda-ganda. So, ito Kuala din. Maghanap tayo ng pot para sa kanila. So, hindi muna ngayon. Kasi pag itatanim to dito, pwede din naman. Pero madidiretso siya dun sa rooftop. Kawawa, baka mamatay. Tapos matatabunan itong mga babies. Ayun o, oh, sobrang dami niya, guys. Buyag-buyag. Yan. So, ayan na lahat yung manatanim natin, guys. Thank you so much for watching. At saka sana na-appreciate nyo din yung mga plants ko. At sana kung may mga plants kayo, sana mabuhay at dumami din. At saka, happy planting everyone. Thank you so much for watching. See you in my next video, guys. Ingat po kayo lahat. Bye-bye. Ito talaga si Robinic Lace. Hindi ko mahihintay kung paano siya gumanda kung naano siya, guys. Yung na-sun stress ng morning sun. Siguro ang pula-pula. Ang ganda-ganda. Thank you.